Okay, natapos na po tayo sa first segment ng aking radio program. Tutuloy po tayo sa ikalawa. Ito po yung mga, meron po tayong mga letter senders. Pinapadala po nila yung kanilang mga isinasangguning mga sitwasyon, no? Disclaimer po ito ha, si Councilor Hurtado ay hindi po abogado. Pero nagre-research po ako na binabase ko yung mga sagot ko doon lamang sa sulat nyo. Hindi ko na po siya ine-expound into something else unless it is not written in your letter. So kung ano lang po yung tinanong nyo, yun lang po nire-research ko at dinadagdagan ko na po ng aking personal na opinion. And still, however, it is still better to consult your lawyer. So ito na, meron po tayong letter sender. Ito sabi niya, si Luisa, no? Sabi niya, good day, Councilor Junette. Married po ako 2 beses. Ang unang husband ko po ay sundalo. Ang marriage namin po hindi naman did not last long, no? Our marriage did not last long. A few months after ko po ng anak sa aking anak na babae po namin, yung husband ko po ay namatay sa isang encounter. Okay, kawawa naman. So 2 years after po, nakareunite po ako sa aking dating boyfriend na si Marlon na isa ring police officer. So ulitin natin yung sitwasyon na married na siya, meron siyang first husband, meron na silang anak. Legitimate child yon with the first husband. And namatay yung first husband sa isang encounter. Ngayon, after 2 years, nagkita sila ulit ng kanyang ex-boyfriend na tawagin na lang daw sa pangalan na Marlon na isa rin police officer. So, sila ni Marlon daw ay nagpakasal. No? Nagpakasal sila ni Marlon. Ngayon, si Marlon daw, tsaka siya, ay as of the moment until today, siguro kasi kahapon ko lang naman itong nabasa yung letter niya, they're living happily bilang mag-asawa. Meron na rin doon po sila 2 anak. Ang problema ko po, sabi niya, yung anak kong babae sa first husband ko, ng pangalan ay Amelia, no? Ginagamit niya pa rin po yung family name ng first husband ko. So, ang gusto ko po malaman, Councilor Junette, para ma-avoid po yung tinatawag na discriminations in the future, kasi syempre, ibang apelyido nung anak ko, ibang sa mga kapatid niyang 2. So, ano po ba ang pwede kong gawin? Can I file a petition on behalf of my daughter para ipalitan po ang kanyang family name at para magamit niya na po ang family name ni Marlon na second husband ko? Ano po ba ang remedy na pwede kong gawain? Kung pwede po, tulungan ninyo ako, Councilor Junette. Okay, si Luisa. Okay, Luisa, no? So, meron kang anak sa una mong husband, Amelia ang pangalan. Ayun, nakapangasawa ka ulit, si Marlon. May 2 na ulit kayong anak. Ang gusto mong mangyari is that sana itong si Amelia anak mo sa unang asawa mo, dadalhin niya na yung apelyido nung second husband mo. So, yun ang tanong mo sa akin. So, siguro, ang una sa lahat, dapat natin, meron tayong dapat maintindihan, no? Una, we have to understand na sinasabi, nakasaad po sa Article 174 ng Family Code. Fix po talaga yung tinatawag na family name. Fix po yan. Okay? Ibig sabihin, bilang isang anak or a legitimate child, no, shall have the right, may karapatan po siyang dalhin ang apelyido ng tatay at nanay niya sa kung ano po ang nakasaad sa civil code pagdating po sa mga apelyido. Sa case po ni Amelia, being a legitimate child ninyo ng first husband mo, family name po talaga ninyong mag-asawa ang bitbit niya or dala niya. Okay. Ganon din po yung nakasaad, no? Sa tinatawag nating Articles 364 ng New Civil Code na sinasabi, legitimate and legitimated. Ano yun? Magkaiba yung legitimate sa legitimated, ha? So, tsaka na natin pag-usapan yan. Sabi sa Article 364 ng Civil Code of the Philippines, sabi, legitimate and legitimated children shall principally use the surname of the father. Apelyido po talaga nung first husband niyo. Now, kung mag-file ka ng petition na Luisa,
na gusto mo i-change, no? You file in behalf of your daughter na gusto mong palitan yung apelyido niya at dadalhin niya ang apelyido ng second husband mo. Malaki po ang tsansa, most likely, the court will deny such request. Again, most likely, the court will deny such request. So, unlike sa illegitimate children, no? Illegitimate children sa korte na, for instance, no, ni kusa si Wano paghihangyo, nadalo ng apelyido. Oh. So, yung illegitimate children ay allowed siya to use the family name of their stepfather. Oh, illegitimate siya, allowed siya na gamitin ang apelyido ng stepfather niya, in your case, si Marlon, halimbawa lang, no? Eto yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng ma-enjoy ng legitimate. Yun yung kaibahan dyan. So, sa case ng daughter mo, para ma-avoid ang confusion sa mga legal consequences in the near future, the parentage na ang apelyido na dadalhin nung anak mo ay talaga namang sa apelyido ng first husband mo. Ayan. So, naintindihan mo ba yan, Amelia? No, most likely, di-deny ng court ang iyong request. At nangyari na yan, actually, ha? Nangyari na yan in Republic versus Court of Appeals, no? Ito, no less than isang justice ang gumawa nung resulta ng kaso, no? Under Padilla versus the Republic, hindi talaga nakapagdala ng apelyido yung legitimate child, no? Kasi patay na yung husband, ng asawa ulit, hindi niya madala yung apelyido or hindi niya pwedeng gamitin yung apelyido ng asawa niya na because of a petition only. Now, ang tanong mo, Amelia, ano pong pwede kong remedy? Yan. Because dito naman, eh, hindi naman ito absolute. Meron pa rin tayong tinatawag na remedy. So, Amelia, ang remedy dyan is that yung second husband mo na si Marlon, no, may adopt your daughter. And sa case mo, di ba, sa case mo, may anak ka na nauna at gusto mong dadali niyang apelyido nung second husband mo, the way to do that is that under the provisions of Republic Act 8552 or yung Domestic Adoption Act, yan, na na-amend din by Republic Act 9523, no? Nakalagay at nakasaad doon yung stepfather pwede mag-adopt doon sa una mong anak. Ayan, so klaro ba that the only way to do that, na gusto mo talaga na mabitbit niya ang apelyido na nung second husband mo, is by way of adoption, Amelia. So yan ang dapat mo gagawin, is to file for adoption. Yung husband mo ang mag-a-adopt dito ngayon sa first child mo. So ayaw sa mga tagapakinig po natin na may ganitong sitwasyon, no? Kapag meron kayong anak sa naunan yung asawa, kasal kayo, eto, gusto niyo dalhin yung apelyido nung kalawang husband niyo, hindi po yan automatic. Dapat po talaga natin tandaan na meron pong batas, no? Meron na rin mga kaso sa korte na yan ang ginawa. And the only way for your child to bear the family name of the second husband or her stepfather is to adopt yung panganay mo, Amelia.